Dito sa Quiapo, pinagyaman ni Dr. Ray de la Cruz ang malikhain niyang imahinasyon sa paghulma ng mga diyosa ng kagandahan ng sine Pinoy. Pero dahil kontrobersyal ang pinasok niyang larangan sa showbiz, maraming nakaaway si Tito Ray. Pero ano nga ba ang kanyang nagawa? At sino ang kanyang nakabangga? At siya ay pinatay. The numbers of the calendar stars, 87. Ang pagiging talent scout ay isa lamang sa mga pinagkabalahan ni Ray de la Cruz. Isa din siyang optometrist at barangay captain ng Quiapo. Inaasikaso niya ang isang babaeng customer nang sandali siyang lumabas ng kanyang klinika. Walang kaano-ano ay binaril na lang siya ng isang lalaki. Tinamaan siya sa bato. Sigil ang pera yung bata. Bakit mo ko siyang ganyan? Andiyan na yung naka-green na tao. Dito nagtapos ang buhay ng isa sa pinakamakulay at pinakakontrobersyal na showbiz talent scout. Si Ray ang naglukluk kay Rio Loxin bilang diyosa ng kaseksihan. Pinasikat ang isang Myra Manibog. Bago pa hugutin sa silong ng isang bahay sa Tundo. Ang isang Mirna Castillo at gawing artista. Sa kanyang soft drink beauty sa pangungunan ni Nasarce Emmanuel. Sarap, ano? Pepsi Paloma. Gaga. At Coca Nicolas. Kaya mistisa ako dahil Amerikano tatay ko, pero... Naibsan ni Tito Ray ang pagkauhaw ng mga kalalakihan. Naaalaga ang kanya, hindi lang talaga sa siguro pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo, kundi pati yung totality, pati yung look mo, gusto niya. Inagaw din ni Ray ang isa sa hindi malilimutang eksena sa telebisyon. Nang pukpukin siya ng mic sa ulo ng dating bomba star na si Divina Valencia. Saan ka ba nang galing? Sandali, ano? Sandali lang ako. Nahilo ako. Umiikot ang tingin ko sa kanya, talagang bumbunan po ang natamaan. Imagine, mabuti meron. Mabuti may pillow, guys. See, I have the pillow here. Oh, yes. If not, the presence of the pillow. See, oh, kita nyo? So sorry about it. Yung pagiging impulsive mo. Oo. Na nakatupay pala siya, may clip. So dumugo yung ano niya, kasi yung clip ang natamaan ng microphone. Sa ingay na dulot ng patutsadahan nila ni Rading Carlos, ang kanyang karibal na talent scout, naging bukang bibig ang pangalan ni Ray. Ewan ko, inggitero talaga yung taong yun eh. Paano ka maiinggit? Di ba? Wala akong dapat ikainggit sa kanya. At walang kontrobersiyang inatrasan si Tito Ray. Dinimanda nga niya ako eh, dahil sinapak ko na sinapakyan sa studio eh. Gawa nung mahilig gumawa ng kanyan kasi ng gimmick. Pero hindi lahat ng sandali ay masaya. Nagpakamatay ang kanyang alagang si Pepsi Paloma. Nagtangka din si Sarcy bago tuluyang iniwanan ng pag-uubad sa pelikula. Karma kaya o hustisa ng kaliwa? Pinaniniwalaan ng pulisya na nilikadaan ng Alex Boncayo Brigade si Tito Ray dahil sa kanyang pagsasamantala sa mga kababaihan. Anong mga sinasabi nila roon, kaya ang ABB ay galit daw sa mga taong ganyan, gaya ni Ray. Wala naman nakilaman si Ray doon. In fact, he is all out in helping these girls. Apat ang suspect, kalibre 45 ang ginamit. Ganito daw ang estilo ng ABB. Isa sa mga suspect ay nakipagpalitan ng putok sa pulis at napatay. Nakilala ang suspect bilang si Ariel De La Paz. Case closed. Pero bakit hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang pagpatay kay Ray? Nandito sa bagong gusaling ito marahil ang susi sa mistero ng kanyang pagkamatay. Nandito dati ang lumang building kung nasaan ang klinika at tirahan ni Tito Ray. Ilang buwan bago siya pinaslang, binisita siya di umano ng ilang opisyal ng WPD at pinaalis na. Kailangan na raw simulan ang construction ng bagong building, pero ayaw umalis ni Ray. Wala pa raw siyang lilipatan. Mula noon, maraming pananakot ang natanggap ni Ray sa telepono. Sabi daw na gano'n na yun parating may tumatawag sa kanya tagbrabanta. May nakapagsabi na ang asawa ng may-ari ng building ay kamag-anak ng dating hepe ng WPD. Alam kong kaaway na lang, ito si may-ari ng building.
sabi yung ano daw yung nakapili sa building na yan po. Ayan ang nagpabaril. Parang binayaran daw po yung umaril kay Ray. Pero mas naniniwala ang kapatid ni Ray na binayaran ng ABB para patayin ang talent manager. Naniwala ako dahil kasama ng pulis yung mga nakulong eh. Tatlo sila. Kinasuhan si Popoy Lagman, ang leader daw ng ABB, pero na-dismiss ang kaso. Sabi na ng Popoy, wala akong alam niya. Patuloy naman ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon. Bakit nga ba pinatay si Tito Ray? Dahil ba ayaw niyang umalis ng kanyang tirahan? O may kinalaman ba ito sa anilay exploitation ng kanyang mga alaga? Dahil daw sa pusong Eva si Ray sa katawang Adan, baka raw lalaki ang kumitil ng kanyang buhay. Hindi. Walang record yan. Pati Yakuza pinaghinalaan. Nang manganib ang buhay ng kanyang alagang si Myra Manibog sa Japan, pinabalik na lang ito ni Ray. Nagalit ang Yakuza at bineltahan daw siya ng sindikato. Medyo touchy kasi yung subject na yan. Binaril siya dahil parang merong tungkol sa drugs. Parang meron yata siyang, dahil barangay captain siya, meron siyang gustong linisin na... Sa kabila ng mga kusot na pinasok niya sa showbiz, marami din daw nagmahal kay Ray. 21 taon siyang kapitana sa Quiapo. Parang may kami magandang plano na talagang gusto namin na ipagpatuloy niya yung pagsiservisyo namin dito sa barangay. Walang kapiyak pero may ampon na kambal. Kung ABB nga ang pumatay kay Ray, ano naman kaya ang motibo? Ayon sa isang report, bayaran ang pumatay kay Ray pero hindi ABB. Isang pulis na rumesponde daw ang napatay din ng mga sospek. Pero sabi ng mga testigo, parang magkakilala ang napatay na pulis at mga sospek. Sa Lunes ang anibersaryo ng pagpatay kay Ray de la Cruz. Naghihintay pa rin ng justisya ang kanyang pamilya. Sana mabigyan na ng liwanag kung ano man ang nangyari sa aming barangay chairman na si Ray de la Cruz. Gawa nang sa aking nakita, ang tagal na po naming magkasama. Talagang masasabi ko, napakabait ni Ray de la Cruz. Yung pagiging hardworking at hindi siya talaga titigil, makikita mo yung determinasyon sa mga mata niya at sa pagkatao niya. Hindi, kaya kong gawin to, kaya kong magawing big star ito, at kaya, at pag nagawa ko to ng big star, dahil to sa pinaghihirapan ko to. Kumurang malaman kung sino talaga matay. Ang dahilan, dahil siya mabait na tao, wala namang record kahit ano, walang kagalit. Bakit ganyan? I'm not a pimp or bugaw. Hindi ako gumagawa ng artista para maging prostitute. Gumagawa ako ng artista para maging para panuurin ng tao at magkaroon ng decent hanap buhay. Maraming tumatawag at nagtatanong, ano daw ang SIM? Ang SIM ang mga balita ng kahapon na maaaring maulit o nauulit ngayon, pero maaari ding magbago. Maraming salamat po sa inyong panonood.